napasagot itong si Richie Rivero. Gusto mo bang maglabasan tayo ng labada? Tara, pumupunta siya ng kondo ko ng madaling araw ilang beses. For what? Para makipagbalikan, ito po ang dapat niyong kapitan. Okay. Wala pa yung mga una kong minan. Very slow. Ako talaga una. Okay, ito na po yung pinto. Teka lang, wala akong nakikita talaga. Any hazing project. Ano to? Oo nga. Okay. Sana mga pogi ang nasa loob, ha? Bridal shower. Ano to? Wait. Ano ba? Parang, okay. Horror boot ba ito? Chot. Ay, may maliwanag akong nakikita. Ano ba yan? Wala na. Pintuan. Pangalawang pintuan. May maliwanag na. Maliwanag naman na siya. Maliwanag na maskwado. Oo. Okay, sige pa po. Ah, may pintura. Go lang. Matapos? Hanggang saan? Yes, amoy pintura ito. Sige, pwede na. Pwede na. Patanggal kami? Sabay-sabay dapat. Wow. Oh. What? Ano yung puro orange na kita ko? Ang ganda. Ay, nagtanggal na ako. Wow. Welcome. Very exciting. Oh, very, very light. Diba? Perfect na perfect. Parang may nursery school. Thank you. It's a new home. Oh, diba? Welcome our to our new studio. It's a new, university. Ang ganda. Yes, bongga. Violet. Lagay natin dito yung mga picture ng mga guests natin, no? With pwede us. Rin. Pwede. Tama. Konti-konti, di ba? Correct. Ang ganda. Thank you. Thank you, thank you. Thank you, Scott Media. Thank you, Scott Media. Yes. Ano latest, Marites? Naku, marami kami niyan dito dahil alam niyo naman namin team, Team Legit, Team Urig, Team Certified, Team Trendy! Bago machikan, ito po ang inyong Dean Junardo! At ako po ang inyong Unbettable Professor Ambet Nabus! Ang inyong PhD, Rose Garcia! Ako naman po, nag-isang Beshiwap Marites, Jai Ho! And welcome to Marites University! Oh, with our new studio! Ang taray, no? Our new home! Totoo, ang bagong tahanan ng mga Marites. Yes! At magkakaroon pa kayo ng pagbabago makikita sa mga susunod na episodes namin. At nagpapasalamat muli kami sa aming mga bagong subscribers na patuloy na tumatangkilik sa aming podcast channel sa YouTube at iba pa aming social media. So, nahulog yung tubig mo. Lagay mo na lang dito yan dito, June. So, mga Martes, ito na pang inyong pinakahintay. Ang isang linggong chismis brought to you by Great Lens Eye Color Plus Shampoo in Hair Color for Men. Napakadaling gamitin, natural and organic ang ingredients dahil ito ay PPD-free and ammonia-free at available din po ito sa tatlong hair color variants na natural black, brown black at dark brown sa halagang 70 pesos lamang. Kaya mga kamarites, check them out sa inyong mga Shopee and Lazada and available din siya sa mga selected stores nationwide. Selected stores nationwide. Oh, diba? Ano sabi mo? 70 pesos? 70 pesos! Oh, tatlong hair color variants yun. Tatlo ba yun? Diba? Mamili ka. Anong kulay bang sa'yo? Brown black. Oh, brown black. Kitang-kita. Pagka-brown black. Oh. Anit black. Oh, ano yung mga Martes? Simulan na po natin ang selling on chismis. Inayin natin sa statement ng management ni Baron Geisler na manoy natsugi na sa sasyo pero ikaw na ang bahala mag-bet. Hindi kasi, di ba, i-connect natin dyan sa official statement na inilabas ng ALV, yung kanyang management outfit, si Arnold Vega Villafria. Si Arnold na ba yan? Arnold, di ba yun? Walang mukha, ano? Walang force, di ba? Ano yan? Parang si Empo. AI na rin yan? Hindi. Pictorial yan. Ayan ang statement na sinabi. Sino bang ano yan? O, go karo. O, ang sinasabi dyan, di ba, sinasabi dyan may mga reports daw pa kasi na nagsasabi na si Baron Geisler ay terminate na dun sa kanyang high school. Senior high na series. Dahil daw sa delinquent na behavior. Ang
kumalat pang chika dyan, sa bawat taping daw kasi, itong si Baron lumalabas, meron daw siya, di ba uso ngayon yung mga flask na mga tubig, inuman. Imbis daw na tubig ang nakalagay, mga kamarites, alak daw. Yun ang ginujonga. May mga report na gano'n, kaya... syempre, pag alam naman natin, magagaling yung mga nandoon, ano? O yun, may lumabas na ganyan. Kasabi naman namin, parang pautot lang ba ito? Or papaeng-eng lang? Kasi ako nakausap ko si Baron, nasa Cebu po siya ngayon. At sabi niya, may ginagawa siyang dalawang projects. Isang pelikula at isa pang international something. Kaya nakalagay rin dyan si statement, yes. Sinabi niya naman. Ayun, sinabi niya, after holidays pa po ang balik ko dyan, Papa Ambit. At sinabi niya sa atin na tatry niyang mag-guest uli dito? Hindi pa naman siya nag-guest, di ba ilang beses natin inibita? But sabi naman ni Baron, pagbabalik daw niya, susubukan niya. Para, kasi hindi pa siya tuluyang tinatanggal dun sa senior high. Parang hindi naman yung kagaya nung... Nagpahinga lang, nagpaalam naman daw siya. Ayon sa manager niya. Hindi naman siguro kagaya nung kay Inay Maria, no? Na tinuhin na lang, pinatayo sa karakter niya. Di ba? Nag-start yan kay Papa Odge. Sa vlog nila, parang nabalita ni Papa Odge na dahil marami rin siyang kilala inside sa Dreamscape, sa production, may mga nagbalita daw sa kanya na parang eto nga daw si Baron ay di umano, umiinom daw habang nasa set. Meron pa nga daw na iniiwasan daw siya ng mga young stars kasi... Siyempre, kung nakainom ba? Hindi naman kumbaga parang tinataguan eh. Mm-hmm. Parang dun sa base na panood kong vlog ni Papa Odge, hindi naman tinataguan, parang iniiwasan kasi parang ayaw na lang nila na mag-cause pa ng something. Toro. Kasi nga, di ba, parang may ganun nga si Baron ata. Kapag nakakainom, parang siguro nag-iiba yung term para nalilisik yung may ganun doon. Parang alalim ng mga tinginan, yung mga ganun. Tapos parang sabi naman ni Papa Odge Diaz, napanood ni Baron yung statement niya about dito sa pagtanggal sa kanya sa senior high. Kasi minessage siya, Papa Ogs naman. Parang ganun. Parang ganun daw. Tapos parang sabi ni Papa Ogs, itong pagbabalitang ginagawa naman nila sa kanilang channel ay ginawa daw ni Papa Ogs, hindi dahil para sirain at atakin mo ba si Baron. Bagkos, ito ay para makatulong sa kanya. Kasi hindi kung naman sakaling totoo, di ba? Oo, kasi hindi naman daw si Baron putsu-putsong artista na pag tinanggal mo, walang dating na, kumbaga, okay lang. Kumbaga kasi magaling siya talaga sa mga karakter na ginagampanan niya. At importante yung role niya, ha? Exactly, importante yung role niya. So sinabi ni Papa Ogs doon na parang sabi niya, sana naman kung totoo itong sinasabi na ganito, sana mali ako sa mga kwento sa akin doon sa production. Pero ipanghahawakan ko dahil hindi lang naman isa, dalawa ang nakakwentuhan ko doon. So sinasabi ni Papa Odge na galing sa production mismo ng senior doon high sa ang source vlog niya. Yes. Pero ito, nung naglabas ng ganito nga, that time nung nalabas ni Papa Odge, nag-video pa si Baron eh. Na off to taping, na happy set, something like that, ganun-ganun. So parang sabi niya, yan, ibig sabihin, tuloy-tuloy ka pa rin. Tapos ito, kung babalik nga siya sa senior high, o baka may ginagawang project talaga na iba, sino naman tayo para mag-wish na mawala ng trabaho ang ibang tao, diba? Maganda na yung mga ganung bagay din. Sabi nga natin, when it comes to bashing, criticism, sometimes we need to take constructively. Kasi pwedeng makatulong sa atin. At saka hintayin natin yung sinabi niya na temporary break lang daw. Pagbabalik niya galing Cebu. Correct. Dito sa Marites, welcome. At least sumagot si Baron kay Papa Ambit. Yes. Okay. Yes. Di ba? Pero hindi ko talaga nakilala si Arnold dyan. At napagkamalan mo siyang AI. Grabe kay Arnold. Okay, ito naman PhD tungkol kay Francis Magalona doon sa lumabas na anak niya. Ano ba updates dito? Ito. Ayun, may mga, we'll use the word, parang may mga na sumasaw-saw na ngayon, may mga nakikistalin na. Yung salita na sa TV, yung anak. Yeah, this one, yung si Robita Rosa na dating model at concert producer. Sabi, na ang claim naman niya, kaibigan daw niya si Francis Magalona at saka si Pia. At parang malaki ang, in a way, utang na loob daw ni Kiko sa kanya. Base sa claim niya, ha? Dahil yung kanilang... Nalaglag tuloy yung tubig mo. Yung parang ayaw maniwala. Kasi yung kanilang bahay daw sa Antipolo, malaking percentage daw nun galing sa mga racket or show na naibigay niya. Yun ang claim ni Robby sa kanyang post sa Facebook. At ang pinaka-claim niya na... parang inamin sa kanya ni Kiko na meron talaga siyang love child.
love child. Dito kay Miss Abigail. Tama ba? No, hindi niya minention eh kung sino. Ah, okay. Wala minention si Robby. So parang dahil siguro sa pag-show up nito, wina 1+1 na ni Robby na most likely baka ito yon. At ano daw, parang sinasabi na hiwalay na talaga si Pia at saka si Kiko. Parang anarinig ko, parang never na madaw naging kasal. Correct. Diba? Yes. Pero itong kasamahan, ayan. Yo, kala ko si ano yung pilar Mateo ba yan? Kinasal daw sa... Ito pilar nga. Kinasal daw sa Hong Kong noong... Kailan ba to? 2000? Parang nabasa ko eh. No, Pilar Mateo yan. Hindi, parang... Ito yung si Pilar Mateo. Oo. Oh, oh. Dati pa, 2000 something, nung kinasal pa. Ako magasagot ni Pilar ito kay Robby. Oh, yes. Para kasi sabi ni Robby... Kasi in all fairness, naging PR nga talaga siya ni Kiko. Nakasandaan ko yun for the longest time. Uh-huh. Oh, so, siguro, just to prove na hindi totoo na hindi kinasal. Kasal naman. Pero diba ang rebut ni Robby Tarosa? Parang sabi niya, kasal pa ba sila? Parang yun ang, ayun, parang yun yung statement niya na, wala kasi tayong divorce sa Pilipinas. Parang may ganun. Pero alam nyo, ewan ko, kasi nga ang nangyayari dito, itong si Abigail, di ba, lumabas nga, na ito yung saw, tatakbo palang kagawad. Then, kagawad nga ba? Kung siya, tama, kagawad, no? Di, ano ba ngayon? Kagawad. Chairman ng barangay. SK, tsaka... Then, kagawad yata. Okay. Tapos, itong anak niya na si Gail Francesca naman ay papasok pala ng showbiz. Ang ano ko lang, wala na kasi si Kiko to validate everything. Parang may ganyan. To validate kung totoo ba itong sinasabi ni Robby din. Oo. Kung totoo yung sinasabi ni Abigail. Oh, pero may mga ebidensya naman pinakita kagaya nun kay Pilar, may picture. Sinabi niyang ano? Nakasalan. Yun ang sinasabi ni na may kinasal nga. Oo. Kasi ang parang ano ni Robby. Walang parang, kasal. Oo, ni sila kinasal. At may binanggit pang pangalan, oh. Sabi niya, you were never married in the Philippines. Ah, in the Philippines. Ah, hindi tayo sure dyan kung nagpakasal sila civil or what sa Philippines. Pero definitely, kinasal sila. Ibang bansa. Eh, ganoon naman, kahit saan kang lupalok nagpakasal. Basta kinasal. The mere fact na kinasal ka, di ba? Yung pa rin yun. So yung sa lahat talaga na naggalabasan na to, kung titingnan nyo, pinupuri din naman ang sila Pia at saka yung kanyang mga anak. Bakit? Dahil tahimik lang sila. Kung meron man sinasabi, very malumanay lang. Parang wala talaga eh. Like yung kay Frank lang na may nilike lang siya na may nag-post siya ta regarding home record. May ganun. Tapos si Maxi naman, nag-post siya, may hindi naman mag-post si Maxi na mga quotes, yung mga ganun about peace, gano'n. Then, ito namang, si Sab, nga, nakita ko kanina yung post niya na ang saya-saya nila nung weekend with her husband and kid. So, kumbaga, parang, nakita ko din yung post ni Alan Jones, kasama niya si Pia Magalona, pati yung wife ni Michael V, para nag-celebrate sila ng birthday nila. Meron pa, Rose, PhD. Yung issue na naman na di umano may parang huling habilin itong kay Joey De Leon. May ganun pa. Pero diba? Wala naman sinasabi si Joey. Parang nahalungkas lang to eh. Kinunik-kunik na. Ganyan. So yun nga lang, at the end of the day, wala na si Francis eh na magbabalidate ng... Kasi nga, ayun nga, parang may mga nagsishow up na ngayon. May nagkiklaim na ganito, na close ako, na may sinabi sa akin, na may ganyan. Kumbaga, kahit ikaw eh, kahit ako, pwede tayo magsalita ngayon na... Pwede mag-claim din. Oo, na nakausap ko din si ganito at ganito. Ikaw nga, baka kami lumabas sa'yo, magabul sa'yo, sa darating ang panahon na... Kau din, Jai! Baka isang starlet dyan, baka mag-claim din. Ay! May nakalasyon yung starlet, did you? Pero alam niyo, pinag-uusapan pa rin talaga siya, nagka-trending pa rin talaga. Reminds me of Sabrina, Rico, and Ate Klaus issue, diba? Wala na si Rico to validate. Correct, ang hirap. Pero alam niyo ba, si Ate Pia Magalona kasi, isa yan sa madaling kontakin kapag kami ni message. Tapos last week, nung pinag-usapan nga natin, napahagingan natin yung issue about this kay Bustoyo, di ba nabanggit natin na nagbenta ng jersey na may doon nagsimula eh. Tinanong ko naman si Ate Pia, sabi ko, Tipi, may program kay Marites University. Pwede ka bang mahinga ng statement? Wala. Ni Sin, wala.
So, parang feeling ko siguro, this is also very traumatic to their family. Kasi parang tapos na, wala out na. Out of the blue, diba, sisipag wala ng ganyan. Kasi minsan din, ang harsh din ng ibang netizens. Parang ang gusto nila, accept na agad. Yung parang gano'n, di ba? Accept nyo na. Kapatid nyo yan, ano mo yan, di ba? Siyempre, we need to, take it into consideration din. Yung feelings din naman ng mga at yung pinagdadaan ng proseso ng buong pamilya. Diba? Siyempre, kung matatanggap, di well and good, di ba? Kung hindi, choice nila yun what tayo magagawa. Parang nagiging ano na siya, biru-biruan sa social media. Di ba, meron pa nga yung isa, si Cian Gaza, na parang nag-comment kay Chito Miranda na, Boss Chito, ngayon buhay ka pa. Ay, oo, nakita diba? Ngayon buhay ka pa, ilabas mo na kung meron ka mang ibang nakarelasyon o meron ka mang naging anak sa labas. Yun na. Para at least ngayon may answer na agad. Pero that joke was a very, parang patama parang din talaga na. Sa mga iba pang ano. Hindi, patama dito na, habang buhay ka pa, labas mo na para makapagsalita ka. Not unlike itong patay na. Kasi wala na. Ano-ano yung lumalabas, kung sino-sino lumalabas. Yeah, yes. Parang ano ending nito? Sino magpapatunay ng lahat na to? Mm-hmm. Wala na eh. Kaya nga sabi na, pa-DNA na lang kayo. Yeah, di ba? Lalo yung mga iba talaga dyan na ang dami-daming mga pamilya. Oo, di ba? Ano, no? Okay, sige, sunod natin itong kay Janelle at Marcus Patterson. Buti nga rin yan. Okay sila. Maganda, nag-celebrate kasi ng third year, okay ano ba? Na pala? Okay na ba sila? Okay sila as parent ni Trevor. Na 3 years old na pala, ganun kabilis. Ewan ko sa'yo. Si Trevor ba? Di ba Jude ang pangalan? Jude Trevor. May Trevor, oo. So, 3 years old na. Tapos ang naging arrangement pala, for as long as sa mata ng bata ay magkasundo sila, pagkailangan ng bagets ang nanay, nandiyan dyan si Janela. Pagkailangan si tatay, nandiyan dyan si Marcos. So okay daw yung dalawa. Pero parang may kanya-kanya na rin naman silang mga priorities ngayon pagdating sa kanilang mga sari-sariling mga romansa man dyan o tawag o affair or what. Kasi pagdating daw kay Trevor, magka-okay sila. Pag sa labas daw hindi sila magbatian or what, problema na nilang dalawa yun. Basta sa harap ng bata, game sila. Ang tawag sa ganun, Ate Rose? Co-parenting. Co-parenting. Parang okay naman talaga sila from the beginning as co-parenting. Sama si Marcus. Dito lang. Ano siya? Di ba dapat mag-guess natin nasa pera-perasong paraiso yan. Dapat mag-guess natin. Tatakot yan. Actually, magaling umarte yung batang yan. Diba? Diba. Okay. So, masaya yung ganun. Na-silent daw ng phone. Silent ba to? Yung tumutunog, ang lakas daw, sabi niya, Diego. Naka-silent na siya, Diego. Narinig yung ting yung mga ganun. Oo nga naman. Mga notif. Okay. next. Sorry. Marites, pag-usapan naman natin ang mga ganap sa Sparkle Spell 2023 ng GMA Artist Center. Basta ako, Derek. Ito. Derek muna stereo gusto ko. Diba? Charot! With the horse. With the matching horse. Okay, ito. Pinag-usapan to. Diba? Pareho, diba? Pero... Alas para except dito sa belt. Kasi nga... Pero mas malaki ang buko ni Jack. Oh, bagay. Ano ba yun? Kitang-kita mo ulo yan, oh. Hello, ha? Hindi lang silang dalawa. Yes. Ito nga, sila lang ang na-highlight. Pero alam niyo ba, apat yata. Hindi ko matandaan yung isa pang Sparkle Eye. Apat, dalawa pa. Basta yung isa, si Anthony Rosaldo. Okay. And yung then, singer. Na pareho ang... Pareho, yun ang leg nila. Kasi alam mo kung saan galing yan. Doon sa Netflix na yung... Zorro. Zino ba yun? Zorro ba yun? One Piece ang... Yun. Japanese anime na ginawang... Live. Series. Basta yun yun. Pero sikat kasi yata yan na na manga, no? Yung One Piece na yan. Ang bida dyan, darating dito o dumating na ba? Hindi pa. Basta ang alam ko, pupunta ng Pilipinas yan. Yung Hapon. Yung Japanese actor na yan. Mackenzie ba ang pangalan? O what? Mackenyu. Then, ang character na peg nila ay si... Ay, baka magkamali ako. Basta yung tumatumbling-tumbling. Ano niya? Basta Zoro ang pinaka... Basta pirate. Pirata di ba? Yes. Si Roro Noazu. Ano ba yung tinasulat Roro, mo? Roro, natapos na nga yan ni Albert. Ayun. Roro Noazu. Si Sandro Mulak. Ayun. Sandro Mulak at saka... Sandro Mulak. Anthony Rosaldo. David Licao ko and Jack Roberto. Siyempre, ang nakakaloka lang dito sa dalawa...
mga handler ng Sparkle, hindi nyo ba ito na-inform na, na pareho sila ng outfit o sinadya ba ito? Kasi kaya sinasabi tuloy, ano ba yan? Hindi na lang kay Barbie sila na nag-aagawan or ano, pati ba naman dress sa costume. Parang Halloween party yan nila, di ba? Yes. Alam mo, in fairness ang bongga, kasi nakita ko yung mga Sparkle artist, talaga namang kinareer din ang mga nag-effort costume. Nag-effort. Oh, Diyos ko. Speaking of nag-effort, pero bigyan natin ng ano, ng credit naman yung mga nag-effort. Lalo na si Derek Monasterio, nagdala ng live na kabayo. Yeah, yes. Bet na bet nyo kasi nakahubad, ano? Oo, di ba? Spartan ng drama. Ayan, Spartan nga talaga. Mm-hmm. Tapos, may awards. May awards. Okay, sino-sino yan? Ano siya, parang red carpet something. Okay. Star of the red carpet. Sa Sparkle, ba? Ano? Ang dami kasing awards. Maraming awards. Ayun. Sexy niya. Ang award, sana may picture din si Derek. Ang award ni Derek ay Black Carpet Stunner. Totoo naman. Black, walang red. Kasi nga black wala carpet yung... Ang black carpet siya lang. Hindi black. Kasi nga Halloween. Oh. Then si Julian at saka si Ray Burr, feeling ko nung napaka-pasweet naman ang costume ng dalawang to. Pero nanalo sila ng ano? Most Fabulous Couple of the Night. Yeah. Okay. Then sina... ay, nagkahiwala. Ay, Miguel Tan Felix and Isabel Ortega. Fabulously Scary Costumes of the Night. Ayon. Ano na? Fabulously Scary Costumes ano of the Night. Ano yung costume nilang scary? Pero hindi nga. Parang ano sila, kasi yung grupo nila ng ano, ng Voltes 5. Ah. Parang meron silang theme na, ano, hindi kasi may mahilig sa ganito eh. Mga ganito-ganto. Cosplay? Ano sila? Sino hindi eh, parang may mga... Hindi naman cosplay. Basta may mga costume-costume. Although hindi naman masyado nakakatakot. Ano ang costume ni ano? Ni Barbie? Tignan mo crowd favorite naman sina Allen Ansay at saka si Sofia Pablo. Barbie. Si Jillian Ward, most Lord of the Rings. Spectacular smile. Most spectacular smile. O diba? Kadig niya si Kenchan. Eto, alam mo ang pinaka, ano, feeling ko, ano, bongga talaga na dumating na airport. Kailin. Si Kailin Alcantara. Oh, our kaya, favorite Kailin. Yes, of course. At your siya, favorite. At nanalo siya na, Mariel, the most of Mariel. Oh wow outfit. Most oh wow. Oh wow. Oh wow. Ano, sponsored ng Sponsor isang brand ng ah, okay. Oh wow. Sanjang po. Pero nag-comment yung mga fans kay Kailin, sabi, seryoso ba kayo? Talagang yan lang yung binigay niyong award sa kanya. Mas deserve niya yung ibang awards, no? Naman. Actually, mas deserve niya yung Scary Star of the Night. Oh. Oh, walang halong ano po ito, ha. Dasa na pinakita din natin dito. Kaso nga, hindi daw tayo ang judge, kaya wag daw tayo mag-MMM. Sana yung makita. Ito kay Kailin. Itong si Tanya Lopez din. O yan, bongga. Oo nga. Bangga. Ang ganda kay Kontrabidang effect. Correct. Tapos si Sanya Lopez din ay effort din. Enchantingly, fresh star of the night. Ay, fresh star. Maganda, bongga naman. Si Joaquin. Joaquin Dumagoso, nanalo din siya. Uy, si Joaquin, nakita ko naka-black. Star of the night din siya. Siya ang ano, male Lificent. Kasi kung may Maleficent sa kanya, male Lificent. Yes. Bongga. Then, eto na nga. Ito sa lahat na ng ito na, kasi kung makikita nyo, sana ipakita natin dito yung mga oo, ay, yung iba pang feeling ko wala tayo niyan. Siguro sa editing na lang yung pag-inan. Ipakita. Anyway, sa lahat ng ito, medyo, ito nababasa natin sa mga comment ha, kasi parang medyo nagtagal daw ang paghihintay. Ha, parang pinapatagal nung host, siguro yung paulit-ulit na minemention ng mga sponsors hanggang sa dumating na nga. Hmm. Ang makukonsider naman talaga natin ngayon na pinaka prime or prime artist. Prize artist ng Sparkle. Of na si? No na less si? Than the Asia's multimedia star. Alden Richards! Ayan ito. Ayan ang costume niya. Tsaka ko. Ito yung reaction niya. Inantay ko rin. Inantay ko rin. Kasi hindi pa siya shower. Yan ang suit niya ng Sparkle. Ano t-shirt lang yan na ano? Parang pinanindigan niya yung character niya dun sa five breakups and a romance. Napanood mo na ba? Oo naman. Okay. So dahil napanood natin yung five breakups and a romance, so tanda-tanda ako pa kung saan sa eksena to. Sa Singapore, kung kailan after nung... Siyempre, pwede mag-ano, di ba? Spoil. Mag-spoil. Anyway, ganyan din. Ganyan din yung eksena. May dala siyang bouquet. Ay, Halloween yan eh. So dumating... may explanation nga siya. Ano daw? May explanation dyan? Oo. Siyempre, may mga interview din. Ikaw, Alden, ha? O, so dumating siya sa black carpet wearing that black shirt that he wore at the one of the scenes. Pero siguro, nalabahan naman siguro yun, one of the scenes ng movie nila ni Julia Montes,
still carrying a bouquet. At ang explanation, naiinip ako! Ay, naku, ang explanation niya, kasi daw sa movie, hindi naman na-explain bakit ito ang suot niya. Bakit, sino ba to? Dinosaur yan eh. Hindi. Ay, di ba yan? Ano yan eh? Godzilla. Godzilla. So, bakit Godzilla? Yun yung nasa shirt niya. Kasi, kumbaga, kung ikaw ang nanonood, kung mabibigyan mo ng meaning or interpretation, parang ito bang si Lance, which is the character of Alden, sa pagdating ba niya sa buhay ni Justine, played by Julia Montez, magiging destroyer ba siya o hindi? Kasi daw, ang Godzilla ay destroyer most of the time. Ano daw ba ang pinaka-nakakatakot sa lahat? Eh di yung madi-destroy ka, yung may destroyer. So yan ang explanation niya, kaya yan ang suot niya. Babaw na kami. Kaya ang ending, grabe. I'm sure by this time, knows na nito ni Ada, alam niya. Love ko yan si Alden. Buti na lang, mahal ka namin at maganda yung movie, ha? So, ayun, ang daming nang babas tuloy kay Alden, sinasabi na, diba? Ano ba yan, hindi man lang nag-effort. Oo naman. Hindi man lang nahiya sa ibang mga artists na sobrang nag-effort. Ano ba yan, napadaan lang ba? Ito mo si Jenga nag-effort dito sa Marites. Ay, abangan nila ang effort natin. Matayo ko nag-effort tayo sa Marites. Halloween. Live po kami! October 31! So anyway, yun nga. Pero may mga nagde-depensa pa rin kay Alden. Ay, parang mag-Godzilla na lang ako. Ay, pero dapat yung totoo, ay, depending yung shirt. Hindi, pero ako, comment ko lang sa ganong part. Alamal si Alden. Mabait talaga yan si Alden Richard. Kaya lang kasi siyempre, di ba, parang like, ay, baka sabihin nagko-compare eh. Oo. Pero kasi, di ba, aminin naman natin, kapag ganyan mga events kasi, hindi lang yan basta a-appear ka dyan to have fun. Yes. It's also part of your branding as an artista. Na pagka sino-showcase mo yung isang ganap mo sa black carpet, sa red carpet, na parang, ay, my gosh. Pag inaantay dumating yung mga prime eh, di ba? Kung ano yung mga kasuotan. Di ba, parang sana sa mga handlers or sa management, yung kagaya nun, pare-pareha si Jack na isa rin sa binibuild up nila as prime actor din si David. Tapos pareha sila na may iba pang kasama na si Anthony tsaka si Mulak. Parang nawawala yung premium nung artista, diba? Hindi, don't take it negatively, ha? Na, tama naman sinasabi mo yan. Tama yung sinasabi ko. Kasi parang ako, natatandaan ko, pag nag-host ako, kasi ako madalas ang host ng ganyan, yung mga red carpet, black carpet. Parang sa blocking sa paglakad, talagang ikaw mismo, dahil di ka aware dun sa darating si Daniel, si Catherine, or yung mga iba pang mga big stars, talagang pasabog, pinaghahandaan, yung mga ganyan talaga. So feeling ko, kahit na sobrang malalim man yung explanation niya, but the fact that you attended a Halloween party, bukod sa unfair sa lahat, parang hindi naman... Hindi mo pang unless itong kanilang pelikula na suot niya yan, pwedeng kung horror man, or unless yung pelikula na yan, kagaya nung sa Zorro na everybody's aware. Na pagdating mo, alam na yun yung pinaportray niya. Correct. Pero kasi dito, hindi mo naman pwedeng i-explain. Well explained, tama. Pero, eto naman. Agree. Na-achieve din naman. Pinag-uusapan niyo yun. But in a negative way, diba? Na as a primetime Asia. Pero may mga nagdidepensa pa rin. At hindi naman mawawala yun kasi siyempre may mga fans na talagang... Ang gwapo pa rin daw ni Alden. Hindi naman question yun black carpet. Pero kung hindi mo in-explain... Hindi kasi. Kung walang explanation, hindi namin maintindihan. Ayan na si Alden. Ayan mo na yan. Pinag-usapan ito. Sige na nga, ito na. Huwag na masawag. Malamahal si Alden Richards. Mahal ko rin yan. In-explain ko lang, sinabi ko lang sa inyo ha, kung ano yung namabasa. Kaya nga kung hindi mo in-explain, hindi namin magigets. Totoo, ako din naman love na love, pero yung explanation ko parang... Tama yun, I agree with you. Kahit naman ako, sabi ko nga kayo. Huwag na tayo mag-away-away dyan. Sabi ko nga kayo din kanina, nung una ko nakita yan, sabi ko agad, naku, mababas. Oh, okay na yan. Baka mag-ano pa. Iba gusto kayo reaction ni... Basta congratulation. Yan! Para ba kami naghihintay ni Jenny? Okay. Tapos si Robert, oh, daw yung packaging ni Robert. Oh, dapat nakita mo pati buhok, pati yung kanyang andang ng ano niya, oh. Para sa baba ka nakatingin. Oo, tini parang Jack Roberto at David. Okay, next naman natin to prop, yung tungkol sa latest kay John Lloyd Cruz. Ayan. Oh, kasi di ba si Lloydy, fan samantalang tumigil yung kanyang sitcom na Happy Together. Oh, yun, Together. Oh, Together. Mm. Babalik na. Oo, babalik na ulit. Favorite niya ni Rose. Yan din. Oo naman, mababait yan ha. Love ko yan. Charot!
So anyway, pinag-uusapan ngayon ang pagbabalik niya at may mga usapan sila ding with other Sparkle artists. Kasi di ba under siya kay Cam Tuloy yun? Ano yun? Yung CAM. Crown Artist Management. Yun, Cam, Crown Artist Management ni Namaha. And nagko-collaborate sila ngayon kung anong gagawin. Pero ang magandang news dito na sinabi ni Lloydy, na inaprubahan nila, humingi sa kanila ng busina ang PETA kasi yung kanilang dapat naman ano yun, One More Chance okay. Gagawin ng musical at kasama ang awitin ng Ben and Ben. Yeah. Yun, kasama yung Ben and excited Ben. Excited ako diyan. Nakakatuwa, di ba? Although hindi pa ina-announce musical boy, movie yun, nagagawin yung musical. Next year. Mm-hmm. Tapos play. Musical play. Mm-mm. Oh, di ba parang yung mga Rock of Ages? Maganda yun. Huling Elbimo. Tabing ilog. Yung Plasma. Baka yan ang pang finale nila ngayong year na to sa PETA, no? Tabing ilog. Oo, for this year. It will run from November to December. December. Eh. At baka mag-repeat pa uli yan. Baka diba? Pang Valentine's to. Kasi One more chance. You had me at my best. You had me at my worst. My worst. She had me at my worst. You had me at my best. Ayun. Oh. Si Popoy at saka si Basha. Sana ako nilang uli. Ay, ako nilang uli. At i-connect na rin natin, ha? Ay, hindi ko sinasabi yung pare sa'yo. Kasi baka mamaya na naman nanonood na naman. Ano nga kay Nicola o kay Yanni? Hindi, doon sa ex ko. Ganda! Oh, i-connect na rin natin. Hindi ko alam kung may connection dito sa pagkakaroon ng musical ng One More Chance. Pero nag-post kasi sila Dimple, sila John Lloyd. Para nagkaroon sila ng reunion. Basha Popoy. Yung One More Chance. Tapos kasama din doon si yung ABS-CBN president na si Carlo Katigbak. Okay. Nakakatuwa lang ano, kahit na si John Lloyd at saka si Bea ay parehong alam natin na nasa GMA na, till yung relationship yung grupo pa rin nila niya, sa ano, mga kapamilya. Like, president mismo ng ABS, ay okay pa rin, di ba? Yun. So nagkasama-sama sila, kasama din si Dimples Romana. At may balita yung kay Dimples. Ay, i-connect mo na sa balita mo kay Dimples. Ah, yung Angel Locsin. Oo, di ba? Kasi si, alam natin, best of friends talaga yung dalawa niya. Sinagot ko nasaan si... Sinagot na ni Dimples kung nasaan si Angel Locsin. At ang sagot niya, nasaan ba? Nasaan daw? Wala siya yun, dito ka ba? Angel, nandito ka ba? Wala si Angel. Nasaan daw? Siyempre, hindi naman yung sinagot lang kung... Nasa ano ba? Nasa Palawan ba o nasa Cebu ba? Ito, wait lang. Pwede, wait lang. Kinonek na namin yung issue kasi... Wow. Di ba, der derecho. Para ano na. Kay Dimples. Kay Dimples. Kasi talagang grupo sila dyan eh. Oo, BFF talaga yan. Si and Angel. I'm sure napag-usapan din nila si Angel dyan. Sabi naman ni ano, sabi ni Dimples, hindi daw siya na-offend or may negative feelings kapag may mga nagtatanong sa kanya about Angel. Mm. Kasi alam daw niya na kaya nagtatanong is because nami-miss nila the Angel. And yun. It's coming from a place of love then and concern, sabi ni Dimples. But sabi ni Dimples, I try to see her every now and then. Alam ko din to. Mm. Kasi nung ewan ko, last time na magka-chika kami ni Dimples, alam ko pa, si Dimples kasi mahilig yan magluto. Mm-hmm. So alam ko, one time, parang favorite yata ni Angel yung topas niya, kaya padala niya, yung ganon. So, kaya pala siguro nananaba. Ay, malay niyo, paglabas niya, diba? Super payat na, di ba? Okay. Ayun, sabi ni Dimples, masaya-masaya daw siya para kay Angel that he's taking this time off. Pero nasaan nga daw si Angel? Siguro nasa bahay lang naman. Dito sa Philippines, sa Pilipinas. Oo, nasa Philippines lang, ayan. Lagi raw kasi pinapaalalahanan ni Dimples si Angel na maghinay-hinay dahil sa dami ng ginagawang trabaho at pagtulong noon. Mm-hmm. Kaya sabi ni Dimple, siya yung nauuna doon sa pagtulong and ako, ang lagi kong dasal sa kanya dati, sabi ko sa kanya, Jel, please maghinay-hinay ka kasi yung katawan mo, tayo, hindi tayo bumabata. Baka mamaya magkasakit ka. So sa ngayon, inaalagaan niya ang sarili niya, nandiyan si Neil. Oh. So ibig sabihin, they are together. So hindi totoong hindi na sila okay. Ine-enjoy niya ang married life niya, tahimik ang buhay niya, ang saya-saya ko para sa kanya. Ayun. So don't we all wish that? Sabi naman ng Dimples. I don't know. Yun. You don't wish that? I don't know, sabi ko. Ah, okay. So yun. So ibig sabihin, talagang si Angel ay nasa bahay lang niya siguro. Taking her time. She's really taking her time. Relaxing. Kumbaga total,
Clips of the Heart. Detox. Oh, tama, detox. At nagbibilang na lang ng mga kayamanin. Detox sa showbiz. Kasi syempre marami yung investment. Oo, diba? Pinag-aabalahan din yun. So, congratulations. Alam mo, not everyone can afford correct to just stay, relax, sit back, and relax. Nang ganun katagal. Yeah. I'm sure may pinagkakaabalahang negosyo yan. Alam mo, feeling ko, pagbalik niyan, ay, bubulaga na lang. Ay. Ay, alam mo, feeling ko, ito na po mga Marites, ating Chick of the Week. Ay. Brought to you by Amigo Sigurado! Dahil nga po mahalaga na nararamdaman ang inyong aruga. Kaya naman, diba? Kahit nasa ang panig ka pa ng mundo, nandito ang Amigo Sigurado para tulungan ka na ihatid ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng panlasang Pinoy. Kaya mga kamarites, gamitin niyo na po ang promo code na PILCHICA sa inyong Shopee at Lazada shopping cart para naman makuha nyo na ang discount para sa ating Amigo products! I-check out nyo na nga po ang Amigo sa inyong Shopee at Lazada shopping carts para sigurado na madama po ninyo ang ulam na may halong pagmamahal galing sa'yo. Oh, ito na! Ito bongga na! To, may pasabog! Para may pasabog! Ayan mga, na! Mga sa ating Chick of the Week. Super pasabog to. Tungkol po to kay Richie Rivero na umamin sa relasyon nila ni Larry Bautista at Andrea Bliantes para... At Rivero gusto ipasok sa washing machine yung isang netizen na nasawsawero di umano. O, ready na ba kayo? Ready na. Happy New Year na ito. Happy New Year. Happy New Year. Ang mga fireworks. Ready, set, go! Jai-ho! May latest jam. Malaman red carpet. Sorry. Black carpet. Oo. Ayan na. Ayan. Ito muna. Parang bago yan. Mamaya na yan. Yung kay Bea Borres para alam nila where we are coming from. Sino ba si Bea Borres? Correct. Sabi mo silang photos na ayan. Si Bea Borres po is yung best friend ni Andrea Briliantes na isa rin po siyang social media content creator. Okay. Na kung saan nakasama rin siya ni na Blythe ni na Andrea sa teleserye lang Kade ng Ginto. Isa siya artista din ito. May mga ganun-ganun din. Okay. Isa siya dun sa mga parang mga mean girls na kaklase. Mm-hmm. And of course si Richie Rivero. Okay. Lahat po ng mga babanggitin at sasabihin ko po dito ay meron pong consent dahil ito po ay ipinaalam ko una kay Bea at kay Richie. Bakit naman si Bea at si Richie ang unang ibinungad natin sa inyo? Kasi nitong nakaraan po over the weekend, Saturday or Sunday, parang may mga post on X kung saan napasagot itong si Richie Rivero. Una kasi umamin si sa relasyon nila ni Beauty Leren. Kasi kaya nga na paamin dahil kung tama ako ha, may spotted mga sila sa mga basketball events. Maraming sightings. Tapos parang may post ba si Bea? Tama ba, Jai? Hindi, parang nung naglalabasan na yung mga pag-amin. Doon nagsalitas, nag-post. Parang may mga post na walang pinapangalanan po itong si Bea Borres. Parang ang pinaka-kwento dito, ang post, sinahalap ko lang ang pinaka-post. Oh, pero cut lang ha, naunang umamin bago mag-react si Bea. Oo, okay, may mga ganun. Hinahanap ko lang po para... So, para di malinaw habang hinahanap ni Jai. Ayan, ito. Wala nag-trigger kay Richie na para umamin. Correct. Kasi hindi lang ganun, hindi yun ang intindi ko eh. Ito na. Nauna na munang mga pag-amin. So, nung nagkaroon na po ng mga pag-reveal na sila nga ay talagang in a relationship na, may mga post itong sila Bea, si Bea Borres, sa kanyang Twitter sa ex, sabi niya, LOL, I quote, LOL, hanggang hard launch nagmamalines. LMFAO, no. End of quote. Tapos, niretweet ito ngayon, kinotretweet ito ni Richie, at sinagot niya, puro tweet, Bea. Sinagot niya yan. Pinangalanan niya. Gusto mo bang maglabasan tayo ng labada? Tara, sabihan tayo kung sino talaga ang kumakabit. Hingi ka na ng lifeline para may bala ka bago ka mag-reply publicly for your publicity. Sayang pakikialam mo kung di ka kasama sa headline. As of this moment na sinasabi natin ito, nasa 5.7 million na yung engagements nung pagsagot ni Richie kay yung Bea sagutan nila. Sa ex. Correct. Okay. Pero kung matatandaan nyo po, si Bea ay parang sabihin natin it's a random tweet or post for anybody kung kanina. At walang pinangalanan. Pero si Richie, meron siyang sagot na puro tweet Bea. Then agad-agad, tinanong ko si Bea Borres. Ipinaalam ko po ito na ito po ay ibabalita natin dito sa Marites University. Ang kwento sa akin ni Bea Borres, sabi niya,
When I ask her kung ano ang masasabi niya regarding Richie na ni-name drop siya dahil sa post niya without naming names, sabi nito, sa ngayon daw, she is now consulting her lawyer. Ooh. Kausap daw niya ang kanyang lawyer kasi pwede siyang magsampa ng case ng cyber libel dahil siguro doon sa sinabing about pagiging kabet at pinangalanan siya directly doon sa mismong tweet niya. Pero sabi ni Bea, it's a Sunday kasi nung kausap ko siya. Sabi niya, it's a Sunday kasi so wala office. Pero we are not in the process pa naman of filing a case na, but nasa consultation kami and my lawyer parang he or she is now reviewing the tweet kung ano saan, anong pwede. Oh, may libelous ito ba talaga or... ay pwede siyang makapagsapa ng kaso. Sabi niya, sa totoo lang naman, petty lang naman yung tweets and everything. Pero kung magpapatuloy si Richie to drag at kung magpapatuloy si Richie na magganyan pa rin dun sa ex, baka talagang ituloy na ni Bea yung pagsasampa ng kaso sa kanya. Tapos hanggang dun lang muna kasi ang dami kong tinanong kay Bea na ikaw may post din si Andrea na best friend mo. Bea, ayoko na mag-comment dyan. Yung sa akin lang. Which is very good naman din kasi si Bea, ganyan. Siyang involved eh. Totoo. Actually may mga voice messages nga sa akin si Bea na pasin sabi niya, pero di ba amin naman natin kung ikaw nga in a relationship ka, dapat you're happy na. Sabi ni Bea, di ba na dapat happy ka na, tapos yung mga naging past mo, yung mga naging ex mo, dapat okay-okay na kayo. So move on na lang, bakit may pagpatol? Oh, so anyway. Sabi pa ni Bea, and I don't know, no, hindi kami nagpap... Ganon kasi siya magsalita. Napagaya tuloy ako sa Bea, no? Sabi niya ganito, sabi ko, talaga bang nakita niya yung tweet ko na yun? Eh hindi nga kami nagpa-followan ng... mga accounts namin. So talagang ano yun, na-search baka niya. Baka may nag-ano. Oo, I'm sure. Hindi. Nag-feed. Feeling ko naman, may mga nagtatag, tapos umapear kay Richie. Okay. To be fair, because we all want fairness dito sa Marites University. Kinausap mo si Richie. Una kong minessage ang kanyang manager. Baka kasi masabihan na naman tayo na puro tayo kay Andrea side lang naman. Hindi natin man lang hiniyong side ni Richie. Eto na po. Minessage ko si Mark Salamat. Hanggang ngayon hindi niya naman ako sinin. Pero nagbumusina ako sa kanya. Sabi ko, I know that you're aware na this is already parang going 3 days trending ang alaga mo na si Richie because of all the pag-amin, all the issues, ganyan. So ngayon si Richie, diniretso ko at sinend ko rin yung message ko sa kanyang manager. Sabi ko, Richie, busina. I also messaged your manager and I'm messaging you for transparency and for the fairness. Kausap ko si Bea regarding sa ex doon sa mga naglabasan yung tweet at meron siyang statement. Gusto mo bang i-clear mo rin ang sarili mo? We are willing to listen para mabalita ko ang side mo din sa show ko. I'm telling you this kasi meron na si Bea na nababanggitin namin sa programa. Mahaba po ang kasagutan ni Richie at sana po pakinggan niyo mabuti dahil dito lang po niya ito sinabi okay. Sa atin. Okay. Go ahead, niya, Bonga. Listen carefully, Marites University. Exclusive. Ito na naman tayo sa Marites. Sabi niya, Jai, ano ang statement niya para alam ko kung hanggang saan lang din ang sasabihin ko. Hindi ko naman siya pipigilan kung gusto niyang sumausaw at hindi sila makamove on sa hindi ko pakikipagbalikan sa kaibigan niya. Pero dun lang tayo sa totoo. Hindi third party si Leren, alam nila yan. Huwag silang pa-clickbait para makuha ang simpatsa ng tao at sirain kami. Mag-move on kami ng maayos nang walang nasasaktan dahil hindi na ako papayag na may madamay pang iba para lang sa good publicity nila. Kwento ko kay Richie kung papaano yung sagot ni Bea, kung papaano ko rin pubrinod kasi dito sa programa. Tapos, ang sagot niya, Jai, never akong pumatol sa kanila kahit sa lahat ng pagpaparinig nila. We all know who she's pertaining to sa mga tweets niya from the very start. Nagreply ako kasi sumusobra na sila and meron naman talaga akong alam sa kanila pareho pero hindi ako nagsasalita. Kasi hindi ako yung tao para manira. You all know me from the beginning. Sabi ko, Chi, 2 days kang trending. I need your side para both sides meron kami. Alam mo ba, Richie, and explain ko na sa kanya, last time you were here sa office namin, last time. Nasa studio ka for another shoot, nag-ask kami sa staff if pwede ka ba naming ma-interview to clear your names. Kaso alam ko naman na hurt ka that time dahil sa naging statement na ibinalita ko from Blight. Pero sabi ko nga sa manager mo, tinanong naman talaga kita una, lagi-lagi.
hindi ko gagawin yung chi para siraan ka or what. Ang sa amin lang, sinabi ko yung reply ni Blythe when I ask her, alam mo kaibigan ko kayo parehas, pero alam ko talaga that I am talking to you first kesa sa kanya. Itong convo natin, imi-mention ko, okay sa'yo, may taping kami ngayon, may side ka din dapat para may sagot din doon kay Bea. Ito po ang dapat yung kapitan. Okay. Wala pa yung mga una kong binasa. Nakilala ko si Leren May 26, Jai. May 26. Na yung taon. Takto and date. Mm-mm. And alam nilang mag-best friend na wala na kami that time. We broke up a couple times na early this year kaya magulo na talaga. Nakikipagbalikan siya. And nung last time na May 6, sinabi niya na wala na end na because of the girl na alam naman niya na kasama ng friend ko yon na pumunta doon. So paano ang overlap doon, Jai? Hindi naman ako nagsasalita nung mga nakakasama at kausap din silang iba sa bars. Pumupunta siya ng kondo ko ng madaling araw ilang beses for what? Para makipagbalikan? Nag-yes ba ako? Hindi. Kasi ayoko na and sinabi ko yan sa kanya paulit-ulit. So I am the bad person here not publicly telling everyone that I am single. She asked me not to let people know muna kasi baka masira ang image niya. Tapos nung hindi ako pumayag makipagbalikan, sisiraan na ako bigla. Nanahimik ako sa detalye at tiniis lahat ng gawa-gawa nilang paninira dyan sa mga laundry na yan. Sa mga gamit sa bahay, para lang pagbigyan ang coping mechanism nila pero sobra na. Wala naman ang mawawala sa akin. So bakit di ako magsasalita kung gusto pala nila ng detalye at hanggang ngayon, hindi sila matigil sa kahibangan nila sa buhay ko. Ay. Simple lang to, Jai. Kaya ko rin namang ikwento lahat ng pangit sa isang taon naming pagsasama. Pero hindi ko nilalabas sa publiko dahil may respeto ako sa kanila at sa pinagsamahan. Pero kung pati future ko ay nakadepende sa pangit na nakaraan na yan, hindi na ako papaya. Sabi ko, ito, Chia, ilalabas ko to lahat. Na-hurt ako last time kaya ako nag-no muna sa'yo because she told me not to answer muna sa mga nagme-message. Then nung siya na, straight nilabas niyo na agad yung interviews ko nang walang attack sa kahit sino. Nag-usap kami via phone call, hindi ko na po ipaparinig on what. Pero yan po ang exclusive chika about this issue. To be honest, sabi ko nga, si Andrea, she's very happy with her career naman na. Napaka-busy nung bata, diba? It's your lucky day, senior high, marami pa siyang mga endorsements na ginagawa. In this issue, sa kontekstong ito, ayoko naman nang idawit pa si Blythe sa kung ano man yun. Hindi ako kasama sa relasyon ng dalawe. Ang sa akin lang, sabi ko nga, ilang beses kong inulit ito kay Richie na, are you okay without filtering the message na i-broadcast sa programa? I'm thinking of your side also because bilang lalaki, baka mamaya sa'yo mag-bounce back, nasalita ka ng salita pa din kahit dun sa issue. Pero siguro, nasaktan din naman si Richie sa lahat nga naman ng sinalo niyang mga batikos ng mga tao sa kanya at pati yung relationship niya with Leren. I would like to be very transparent and honest also na itong si yung relasyon nila, ako din naman, I judge them na si Leren agad yung girl dahil siya yung nadikit, nalalink, or whatsoever na naglabasan. Pero of course, nung narinig ko yung side ni Richie, syempre ito, coming from his heart, diba, yung judgment ko, hindi mo maisasabi sa akin na 100% buburahin ko na yun. Pero ngayon, meron akong ideya na hindi pa rin siya tapos sa pag-iisip ko bilang Marites, na okay, kung nagsasabi ka ng totoo, edi good. Ngayon, kung hindi ka naman nagsasabi ng totoo at para lang linawin yung sarili mo, nasa sa inyo na yon. Basta kami, we just want to balita this mainit na chikahan ninyo. Na talagang, especially na may timeline na pinag-uusapan. At binanggit niya na May 26, yes, sila nagkakilala. So, yes. May 6, actually bago pa daw yung may hiwalay na daw sila ni Beck, matagal na. Kailan sila naghiwalay? Hindi na namin natanong yon. Pero base doon sa kwento, parang nung may May, wala na. Oo, okay. Hindi, ito. Tinignan ko kasi nung ano, di ba remember yung Blackpink sa Philippine Airlines. Oh, nag-propose pa si Andrea kay Richie. That was March 25 to 26. Ano ang event na nag-propose siya na... Para sa ano yan? Prom. Prom. Ng ABS-CBN. Ay, yeah. Kailan yung prom? Hindi ko na matanda. Mga ganon. April. So,
May 26 sila naging ni Leren, ay nagkakilala ni Leren. May? So, pwede man natin parang yun? Kung totoo man yung timeline na yan at yung mga sinabi ni Richie, parang safe to say na hiwalay na sila by posible. April after the prom. Ako may chance. Ano, posible, diba? Yes. Of course, we're just taking kung ano yung sinabi ni Richie. Uh-huh. Hindi naman natin alam yung sinabi March 30 na, daw yung prom. So, parang buong April. Any day sa April. Maaring after ng prom. Or pwedeng after any day din sa May before the time na nakakilala. Mahirap magano pero ako susugan ko lang yung wait lang babae baka wala sa isip ko wait lang. Go ahead. Ako doon sa kung iniisip natin yung timeline, 'di ba nga sabi ko sa inyo? Magkakaibigan kami sa mga personal accounts namin. Mm-hmm. So that time bago pa man pumutok yung balitang wala na sila. Month ago or basta isang buwan ko nang parang may wala akong tinanong sa kanila kasi baka maayos pa, 'di ba? Alam naman, ate, warla. So may nangyayari. Pero alam pakiramdam mo ko, pakiramdam mo. Parang yun, after prom. Pakiramdam ko medyo baka may mga gusot na inaayos kasi nababasa ko yung mga status, yung mga posts na parang yeah, ako nakikita, din, may nakikita kong something na hindi. So sinarili ko yun na siguro wala na itong dalawa. Mm-mm. And then, pumutok nga yung balita, confirm. Yun. That's the only time that I've messaged Blythe before. And of course, si Richie din before. And eto din na. Mm-hmm. So, ayun. Yun po ay ulitin natin. Meron po itong mga consent. And ultimo yung kay Blythe before, kung natatandaan niyo. May consent din. Malinaw naman yun. Gusto ko linawin na nung binalita ko po yung kay Andrea dati, hindi ko po siya nasabihan na i-broadcast ko siya sa Marites. But after ilang araw na pumutok yung balita at nagkita kami when I hosted her contract signing for Star Magic, I asked apology na sorry, I wasn't able to inform you that I will be broadcasting this conversation but it's okay naman with Blythe. And ito po, malinaw, may consent po lahat. Yan. Okay. Maayos ang pagkapaliwanag ni Jai Hope. So, anong issue? Maybe we can also add, nag-post tong daddy ni Richie Rivero, si Rusko, tama ba? Rusko Rivero, sa Instagram. Sabi niya lang, kala ko na dyan. Yun naman ang hindi totoo. Hindi ko alam kung what alin is yun? I don't know what is referring. Plus, importante yung maayos na ugali at pagrespeto sa minamahal mo at hindi lang po. Kailan yung post na yan ni Dean Tuloy? I think it's yesterday, Sunday. Sabi ko tayo, Doc. Eh, diba, PhD pala. Noong October, At hindi lang pakitang tao para mapag-usapan. Yun naman ang sobrang layo at yan ang sigurado ako. May God bless you always, mga anak. Nag-comment si Leren May Bautista ng tatlong heart emojis. Same with Richie Rivera. Then, ayun, kasama ni yung daddy niya, ni Rusko Rivero, ay yung kanya mga anak at saka si Leren. Doon sa isang... Sa huling convo namin sa phone call, Nina. Ni Richie kanina, okay. Bago tayo umere, sinabi niya sa akin na, sa totoo lang, Jai, ako gusto ko lang na sa lahat ng unos, ng pinagdaanan ng relationship. Unos, yes. Unos kasi naman talaga. Unos naman talaga. Kung baga, aminin naman natin. Bakyo na lang. Hindi, unos. Yung magandang unos. Para pag ano. Dramatic, sorry. Unos at bagyo, pareho lang. Oo nga. Oo. Wag na lang. hindi. Para, diba, sa dami naman ng mga pinagdaanan niya at sa dami ng masasakit din na salita na natanggap niya. Sa totoong buhay, if i-coconnect natin yan sa mga hindi nasa industry ng showbiz, ganun naman talaga, di ba? Kapag ang mag-jowa, nasaktan parehas yan. It's either may revenge, it's either may mga salitang sasabihin sa isa sa kapwa nila. Mm-mm. Tapos sa dulo-dulo, pagkakalmado na yung mga isipan natin. Remember, nung na-interview ko din si Blythe sa contract signing, sabi niya naman, she's ready na makita si Richie at makapag-usap din sila kasi wala silang naging maayos na closure. Kumbaga parang slowly, lahat ng mga bagay na nakokonek-konek dito sa naging problema ng kanilang pagmamahalan. Dulo-dulo, gusto naman ng lahat na magkaroon ng peace. Gusto naman ng lahat na magkaroon ng maayos. Pero dahil sila nga ay mga kilalang public figures, hindi maiiwasan na sawsawan ito ng mga netizens na akala mo naman talaga dun din sa bahay nila nakatira. At saka hindi lang yung netizens, diba? Yung mga tao na kapalibot sa kanila. Pero hindi, tsaka alam mo, gusto ko lang ding sabihin, sorry, Ate Rosa, sa nanonood sa atin,
na the reason why we're talking about this is because that's the essence of our program. Diba? Kung ayaw nyo palang makinig, edi... Bakit makinig? Edi kung ayaw nyo palang pakinggan at feeling nyo gumagawa kami ng sira-sira, papaninira sa ganito, papaninira sa kapwa, dahil hindi, diba syempre that's part of our job as a Marites, mga press, at saka sinasabi natin to based on facts. Totoo. Based on details. So, nasa inyo po ang paghusga. Totoo. Pero again, there's always two sides of the story. Of course. And three nga eh, some, Rose. Oh, actually, pero hindi. With Richie and Andrea, dun sa mga ipinahayag ni Jai, kasi nakausap din niya si Andrea, nagbigay din ng mga pahayag si Andrea, pagkitingnan mo, may pagkasalungat eh. Diba? Ganun talaga so, ang mga issue. Normally. Hindi natin alam. Sa totoo lang, at yes, the end of the day, at the end of it, hindi natin alam who's really telling the absolute more, truth. But ang pinakaalam lang natin ay pareha silang nasaktan. Pareho, at saka pareho lang natin tinit. Ganun naman talaga eh. We will take this side, her the side, other side. Pero tama, at the end of the day, it's still them. Yeah. Who's really... Who can tell na? Who's really telling the truth? At ulitin natin, bago tapusin na, si Andrea, pakiramdam ko, ano na siya, yun na, slowly she's healing. Ay, may statement pa pala si Bea. Oh, Bea. Boris. Si Bea Boris. Oo, bago natin. Pakilala natin si Bea. Natin, oo. Actually, hindi. Totoo lang kilala si Bea. She, ako ngayon ko lang siya nakilala. She has a million of followers on social media. Oh, hindi ako kasama dun sa million of followers. Kaya hindi ko siya kilala. Kailangan sumama ka. Charing. Bea Benendi. Oo. Dami ko nakakilala ng Bea. Bea Benendi lang kilala ko. So anyway, any statement ni Bea Boris? Wait, hinahanap ko mahaba-haba. Habang hinahanap ko yan, basta ko wish ko lang at the end of the day maging masaya lahat. Pagkasa naman sa ano? Richie! Ingat-ingat lang. Consul Leren. Diba, maging masaya ka. Pag-aaral diba? Si Consul Leren. Yes, kailangan diba? Si Leren dito. Kasi, alam mo na. Ayan pa mga Marites, ang maiindit nating Chick of the Week. Exclusive yan. Brought to you by... Amigo Sigurado! Alam ko yung end na niya. Na, Miss PhD. Ano balita naman kay... Kay Heart, yung mga lista. Hindi, diba? Parang biglang pinag-usapan yung... Ayaw nga. Nag-ano kasi siya, nag-TikTok... Ano ba? TikTok live ba ang tawag sa ganyan? Basta nag-TikTok live siya or nag-video siya sa TikTok, nag-post siya. Tapos parang nag-emote si Heart. May mga nag-entertain siya. Mahilig si Heart sa ganun eh. Yung nag-entertain ng mga ilang question from the netizens. Ganda ng mukha niya dyan, no? May nagtanong kay Heart kung paano raw naka-recover si Heart dun sa mga nawala sa kanya. Like, nawalang ano? Like financially. Pati yung glam team? Tanong na isang, hindi naman sinabi diretso. Bahala na kayo kung gusto niyo mag-assume. Tanong na isang follower ni Heart, how did you manage to recover emotionally, mentally, and spiritually sa mga nag-abuso sa kabutihan niyo? Sagot ni Heart, dahil naman daw kasi sa inggit at masamang intensyon ng mga taong ito. So you recover by realizing that it's okay. It was part of the criminal plan. Criminal with the talaga. Criminal mind. Plan? And you realize the reason why they work so hard to put you down is because you actually have a great life. You have everything they ever wanted and they work so hard to take it from you and get it. But that's it. So may nagsabi, parang ipinapalabas ni Heart ito na before, parang sobra siyang ano. Mabait. Mabait, gullible. Parang grabe siyang magtiwala. Parang ganon. So, ayun. Pero natuto na nga raw siya. Napatal sa edad niyang yan? Alam mo, minsan kasi wala din sa edad eh. Wala sa edad minsan eh. Ikaw pagka, nga, pag naging malapit ka talaga sa tao, you will really give your trust, di ba? Sometimes. You should learn your lesson, di ba? So, basta, parang nagbigay siya ng example na parang, Diyos ko, parang ultimo yung kidney ko, Laki laman. Oo, donate ko, parang gano'n, or manodonate ko. Kasi yun yung kidney. Oo, yung tungkol sa kidney. Kasi pwede namang, pwede naman daw kasing gumaling or mapalitan, something like that. So, dahil sa statement ni Heart na yon, may mga nagtanong, may mga nag-isip, nag-donate pa si Heart ng kidney. So, ano nga, nag-donate pa? So, sinagot ni Heart. Afterwards, sinagot niya yun. Kasi sabi niya, she's not referring naman na parang, she's saying it na verbally or literally na nag-donate siya ng kidney. Parang pinupunto lang po ni Heart na, kumbaga, at up to that extent, yung naging
ano ba, quote and unquote, kasyungahan ko, or sobrang pagigtitiwala ko, or yung ganyan. Ayun. So, malinaw po mga kamarites na intact pa po. Dalawa pa ang kidney ni Heart at hindi po siya nag-donate ng kidney. Oh, figure of speech, okay. Kumbaga. Yeah. Ayun lang. Ito naman, ang latest kay Vilma Santos. Professor? Si Ate V kasi dapat ay guest lang. Ah, panood ko yata yan. Doon sa lasat nung nakaraang Sabado, natutuwa nga siya dahil... It's your lucky day. Nakiusap siya, sabi niya kay Lucky, hindi pwedeng guest lang ako. Kailangan, sa isang segment lang pati siya dapat pinauupo yung... Ano yun? For All Seasons. Stars For All Seasons. Panood ko yun. Kantahan. Star of All Seasons. Kasi yun naman talaga si Ate V, Star of All Seasons. For All Seasons. Pero nag-guess siya, pinush talaga niya na so umpisa pa lang, opening pa lang, dapat nandun na siya. Yeah. And take note, kahit inu-okra-okra siya ni Lucky, ni Luis, talagang game lang si Ate V. At dahil sabi niya, yung mga pinamimigay na pa-premio ay parang naliliitan siya dun sa, kunwari nanalo ka ng grand prize, 10,000, tapos yung consolation, 1,000, abay dinagdagan ni Ate V. Wow. Namigay siya ng mga pa-premio para lang sa tulong niya. Tabog. At halos mamiyak-iyak siya nung pinasalamatan niya. At talagang ano ha, talagang nagbaw siya dun kina Jenica, kina Petit, dun sa lahat ng mga cast members nung show, nagbaw talaga siya. Sinalubong siya ni Jenica, parang nahihiya pa na sinasaluduan sila ng isang Vilma Santos. Kasi sabi nga ni Ate V, pinapupurihan ko kayo kasi hindi biro-biro natanggapin nyo ito na for 12 days lang, magpapasaya kayo at mag-aano kayo sa mga tao. Na napaka-selfless nila. Yeah. Tinanggap yun. Pero ang nakakatawa rin doon, kumanta sa Ate V ng kanyang hit song na 16. Then for the very first time in her life, nag-judge siya ng singing contest. Ay, hindi naman singer talaga si Ate V. Sabi niya, niloloko siya ni Lucky. Sabi niya, anak, pasayawin mo na lang ako. Pinapakanta siya. Pero ang inference kay Ate V, sabi niya, kahit naman ako ganito, sa tagal ko sa industriya, alam ko naman yung flat, alam ko yung sharp. Marunong daw siya makinig. Tsaka, in fairness. Pag nagsasalita, pag sabi na, pinagsasalita raw siya, at least bayad daw siya. Yun. Pag kumakanta. Pag pinapakanta daw siya. Platinum record niya yun. At syempre pa, hindi niya kalimutang i-promote when I met you in Tokyo. Isa po sa mga 10 pelikula kasali sa Metro Manila Film Festival. Alam niyo yan. Okay. Okay mga Martes, solve ba kayo? Yan po ang saligong chismis mula sa Marites University! Abangan! Abangan! Mga dahu! Oy! Mga yan! Nainit ito! Trending na naman!